Ang mga didisits, magpakamatay na kayong lahat ha, kasi wala kayong mga kwentang tao, mga didisits. Pag namatay po kaya itong si Claire Eden Contreras, saan po kaya ito mapupunta? Sa impyerno o sa langit? Pero sabi nila, ang sinungaling na tao mapupunta sa impyerno. Kaya alam na siguro natin kung ano ang kasagutan sa katanungan na yan. Dahil sa lahat halos ng mga sinasabi nitong si Claire Eden Contreras o Maharlika, eh saksakan po ng kasinungalingan ang mga binibitawan po nito. Samot-sari pong kaso ang kinaharap nito. Una, yung mga kaso po niya dito sa Pilipinas, bagamat nung unang isinampa ito ni Kiko Pangilinan, hindi po ito nagtagumpay. Kasi ang mga nakaupo noon, Duterte, eh hindi naman pala loyalista itong si Maharlika kung hindi Dutertards. Doon lang natin nalaman nung magkagulo-gulo na. Nakita natin yung loyalty niya wala sa mga Marcos kung hindi sa mga Duterte. At dahil po dyan sa pagiging maka-Duterte niya, lahat ng kumakampi kay Pangulong Bongbong Marcos, basta sikat na personalidad, kanya pong sinisiraan. At isa po dito, ang pamilya nitong si Anthony Taberna. Ito pong si Anthony Taberna, napakahaba po ng pasensya nito. Pag nanonood po ako dito, napakapasensyosong tao. Pero nauubos lahat ng pasensya kapag kapamilya mo na ang sinaling. Kaya dahil po doon, hindi na po napigilan ni Anthony Taberna na sampahan ng kaso alang-alang sa kanyang pamilya, ito pong si Claire Eden Contreras. Ang kaso po na ito ay tungkol po sa cybercrime or yung cyber libel. Ito po ay nakasampa na sa Pampanga Regional Trial Court kung saan meron pong warrant of arrest itong si Maharlika. Kaya inaasahan po natin na hindi talaga uuwi dito itong si Maharlika sapagkat the moment na umapak po siya sa Pilipinas, kahit hindi po siya Pilipino, ay aarestuhin po siya partikular ng ating Bureau of Immigration dahil ang unang-unang law enforcement agency na makakaharap niya ay ang BI. Kaya magtago ka lang dyan sa Estados Unidos, Maharlika, hindi ka na makakabalik dito sa Pilipinas o kung gusto mong bumalik, magpakulong ka muna. Ngayon, dahil nga po itong si Maharlika ay nandyan po sa Estados Unidos, para po itong merong impunity sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Kasi ang jurisdiction ng batas ng Pilipinas ay hindi naman pwedeng saklawan ang isang US national maliban sa mga tinatawag na exceptional felony na hindi ko na i-discuss kasi mapapahaba po tayo. Ngayon, ito namang si Maharlika, kahit nandiyan po sa Estados Unidos yan, marami pa rin pong mga Pilipino ang winawalang hiya po nito. At salamat sa lahat ng mga pagkakataon na yan, napag-isip-isip nila na dapat tuldukan ang kasinungalingan at kasamaan nitong si Claire Eden Contreras. Kaya noong February taong pong ito, ito pong si Abel Bacudyo ay nagsampa po ng kaso. Kung hindi ako nagkakamali, bago magtapos ang January or early week ng February, ano, nagsampa po ito ng kaso kay Maharlika at ang danos perwisyo na hinihingi po nito ay 2 milyong dolyar. Sabi po ng abogado ni Abel Bacudyo, winnable ang kanilang kaso laban dito kay Maharlika. Ang libel kasi or defamation sa Estados Unidos, mga tol, ay hindi po kasong kriminal. Ito po ay civil lamang kaya wala pong pagkakakulong. Pero ang mahalaga dito, kapag ka nanalo si Abel Bacudyo, lahat ng mga kasinungalingan, produkto ng kasinungalingan nitong si Maharlika, mauubos. Saan siya kukuha ng 2 milyong dolyar? Tapos dumating din po yung pagkakataon na hindi lamang pala itong si Abel Bacudyo ang siniraan ng walang hiyang itong si Maharlika. Meron din pong isang fashion designer na si Piwi Quiñones ang kanya pong winalang hiya at siniraan. Kaya nag-decide din po itong si Mr. Quiñones na sampahan po siya ng kaso noong Marso, dyan pa rin po sa Estados Unidos. At ganun din po ang hinihinging danos perwisyo nito, 2 milyong dolyar. Ewan ko kung saan po pupulutin ni Maharlika kung sakaling matalo siya sa mga kaso na ito. Pero ang pinaka-latest po dito,
at perhaps pinaka makikita talaga nating magtatagumpay ay walang iba kung hindi po yung isinampang kaso ng General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office na si Mr. Mel Robles. Panoorin po natin ang balita kaugnay po niyan. Ito po ang balita mula po sa ABS-CBN kung saan yesterday nagpa-press conference ito pong si Mr. Robles kasama po ang mainstream media at mga vlogger na sumusuporta din syempre sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa mga nagtatanong, ako po ay wala dyan, hindi po ako invited at kung invited man ako, hindi din po ako pupunta. Kaya pakinggan po natin ang mga pahayag dito nitong si Mr. Mel Robles at gamitin po natin mamaya yung live stream ni BNK TV, ano? Si Koy, tama ba yung kanyang pangalan? Isang supporter ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kasi sila yung nag-cover ng live streaming kahapon na yan sa press conference na ito. Pero yung initial informations, pakinggan muna natin mula po sa mainstream media. I, together with my wife Cheryl, have decided to file formal complaints of defamation and defamation per se and false light invasion of privacy against vlogger Claire Contreras alias Mahablica before the Central District Court of California. Above and beyond anything else, these cases about our quest for justice and the defense of our name, honor, integrity, and reputation. For almost a year now, we have been subjected by Ms. Contreras to almost daily barrage of vicious, unjustifiable, and blatantly false online attacks through her YouTube channel called Bojack TV. Her actions have been characterized by malicious falsehoods and derogatory remarks aimed at tarnishing our character and integrity. She has called me various names that were meant to deride and demean my person and sully my integrity. Not content with calling me names, she has also made absolutely untrue. Oy, nawala yung audio niya. Oy, nawala pala yung aking speaker. What happened? Sandali lang mga tol, ayusin ko lamang. Ano nangyari? Bakit nagkaganon? Yan, tingnan natin. Audio input. Yan, tuloy natin. Even assisting terrorists. For the longest time, we have tried to keep our peace, knowing fully well that all her accusations were nothing but sheer lies and fabrications that were the products of her vile imaginations and hateful heart. We are human beings and we can only take so much. These assaults on our honor and reputation must stop. We are peace-loving and law-abiding citizens who have done nothing wrong against her for us to earn her senseless rage and contempt. We have names and reputations to protect, especially my wife who is a private citizen. Yan. Alam ninyo mga tol, ang pagtuligsa sa gobyerno o mga kawani nito, normal po yan sa ating mga mamamayan na tumitira sa demokrasyang bansa. Pero kung tinutuligsa mo ang gobyerno o mga kawani nito at ikaw naman po ay lumalabag sa batas, face the consequences of your action. Ganun lang po kasimple yon. Kaya ito pong si Maharlika, kahit nasa Estados Unidos po yan, hindi po yan lusot sa mga pinaggagawa niya pong kasinungalingan dyan po sa Estados Unidos. Ituloy po natin ang pakikinig dito po kay Mr. Mel Robles sa question and answer naman ng mga nakaharap niya po dito sa press conference na ito. Pakinggan po natin muli sila. Sinabi na punta ko ng US, sinabi niya iniwan ko rin yung pamilya ko para puntahan siya at ipapatay siya. So, normally kung work-related, I wouldn't mind. Siyempre, I was in the territory, I've been in government service before,
talaga naman kasama yan. Hindi ka pwede naging balas sa Puyas. Pero para sabihin niya, ngayon niya, na was there, na parang papatay siya, medyo wala naman kinalaman sa trabaho ko yun. No? And plus, of course, without offering any proof. No? And these are all allegations, just because I am there, hindi ba pwedeng magpunta lang sa Islo? Hindi ba pwedeng, I mean, it's just there, it was like as if that was my only purpose. No? So, ganun. Well, this is very sad. Sabi ko nga, hindi ganito ang Pilipino. Magkakaroon tayo, eh, we respect all in everything. Yung ginawa niya yun, sinasabi niya pa, nakinagwakan niya sa FBI, sa LAPD, we will see kung ano talaga yung sinipinain niya. Napakasinungalin ni Maharlika, no? Papa Blatter sa FBI. Anak ng teteng na yan. Papa Blatter sa LAPD. Wala nga siyang maipakitang mga dokumento kahit paano na magpapatotoo sa sinasabi niya na yon. But anyway, wala tayong magagawa sa kasinungalingan na yan. Kaya tuloy lang muna natin kung ano po yung sinasabi dito nitong si Mr. Mel Robles. And so I chose the very good lawyer whom I think has specialized sa ganitong klase. No? Ito na ang malupit dito, mga tol. Kasi ang pinili nitong si Mr. Robles ay hindi po basta-basta na abogada. Siya po ay si Camille Vasquez. Si Camille Vasquez, nirepresent po nito si Johnny Depp doon po sa hindi inaakala ng lahat na mananalo sa kaso si Johnny Depp. Kasi kung nasundan nyo po yung paglilitis na yon, defamation case din po yun eh. Kung hindi ako nagkakamali, dating asawa ni Johnny Depp, si Amber Heard, I hope tama yung impormasyon ha, at sila po ay naglaban sa isang civil na kaso. At ang tumayo pong abogado ni Johnny Depp na hindi talaga akalain ng lahat na maipapanalo niya ay ito pong si Camille Vasquez. O kaya sa mga nagsasabi dyan na hindi mananalo, ito pong si Mr. Robles kay Claire Eden Contreras, let's wait and see. Ano? Meron ako nabasa kanina na komento. Nagko-komento yung isang mapanirang tinanggala ng lisensya sa pagka-abogado na hinamo natin sa isang debate pero di naman po tayo nilabanan. Kala mo napakagaling pero hinamo natin sa isang debate. Wala naman palang ibubuga, ayaw lumaban. Mapanira yon. Lagi niyang sinasabi, adik at bangag si Pangulong Bongbong Marcos. Wala akong ibang tinutukoy kung hindi si Toto Kausing. Sinasabi niya ngayon, ayon dito ha, sa nagkomento sa atin na hindi daw mananalo si Mr. Robles kay Claire Eden Contreras. Let's wait and see. Ha? Maniniwala ba kayo sa isang dating abogado na simpleng pagsunod sa batas hindi magawa kaya natanggalan ng lisensya? Diba? Kung doon pa lamang sa simpleng pagsunod sa batas hindi niya na magawa, maniniwala pa kayo sa kanyang komento o opinyon na hindi mananalo si Mr. Robles? O ituloy po natin ang pakikinig dito. The reputation and brand management. So, kasi kailangan makita niya na hindi mo ito biro. Just because you can, you will. I was sharing earlier that the traditional media, the mainstream media, went through the same. When they were empowered by the printing press, lahat na, ano ko na sinasabi, ang several na this is what they should learn. Just because they have capability and other window. Look, there are limits to everything you do. So I chose Ka, recommended by a friend, to hire lawyers Camille Vasquez, who is, you know, is very popular now. And because she was able to win the case without even mentioning the name of so, yari ka, Maharlika. Alam nyo, pag natalo si Maharlika dito sa kaso na ito, pati yung ginastos sa civil suit na ito nitong si Mr. Robles, dapat bayaran ni Maharlika. Ang tanong, kaya kayang bayaran niya ni Claire Eden Contreras? Hindi man siguro
Hindi man siguro lahat. Hello? Morning po, lala move po. Dear? Pasuyo nung lala move. Sandali mga tol ha. Binilin ko na to eh. Pasuyo nung lala move. Okay, nasa na ba tayo? Nawala tuloy ako. But anyway, mga tol, tuloy muna natin yung pakikinig dito po kay Mr. Mel Robles. She must be really good and it took a while before she took on my case, our case, kasi pinag-aralan niya rin po eh. Pinag-aralan niya rin po in the good case. So, I think she saw the merit ng kaso, that's why she took the case. Sir, last question on my part. Kung sakasakali mapapatunayan kung po sa kaso ipinahit ko ninyo, ano po ang magiging pangusa ni Mahal de Cardio po sa aming? Well, some states kasi, only the in-state can file criminal charges. Minister Aurora, what we have as of now, is a civil case. So, we will super damage this people. Iba sa US, if lahat ng properties ko will have to pay for that. Pinipuli ko po lang even future earnings. But I think that's where we have to focus on the... Focus muna sa laban, ano? Pero syempre, naitatanong, ay ang potential talaga niyan, ubos ang kayamanan nitong si Marloka. Kaya nga po ang titulo natin sa thumbnail, ito eh, pag nagkataon, ubos ang kabuhayan nitong walang iyang tao na ito. Ha? Biroy mo, 2 milyon kay Abel Bacudyo, 2 milyong dolyar kay Piwi Quiñones, at ewan ko kung ilang milyong dolyar dito kay Mr. Mel Robles. Eh definitely, yung bayad pa lamang kay Camille Vasquez, eh 100,000 dolyar na yon. Tapos yung danus perwisyo pa sa ginawa nitong si Maharlika dito kay Mr. Mel Robles. Kaya kahit anong gawin nyo ngayong pagtatanggol dyan kay Maharlika, sa korte na ang laban. Kahit tayo dito mag-usap-usap tayo sa social media, korte pa rin ang magde-decide sa Estados Unidos kung mananalo siya o hindi. Ganun lang yan kasimple. The issue of hand, which is I find the case against her. And let's see how things develop. May pumipiyok. Oo, ulitin ko. Magpakamatay na kayo lahat, DD Sheets. O, di ba? Ngayon, pumipiyok yung isang tao dyan. Didi-shit ka ba? Ha? Sampalin kita nito eh. Pambayad sa lalo move to. Isampal ko sa iyo eh. Ha? Kung didi-shit ka, magalit ka. Eh, Jonathan Dionisio, anak ka ng teteng. Inaamin mo na didi-shit ka? Ha? Lahat ng mga didi-shits, magpakamatay na kayo. Ganun lang kasimple yan. She published by Christian and my daughter 14 years old. Among other things, but I think that's what the challenge back. What about that? You are accusing me of hiding and killing and committing murder, and then you expose my daughter. Pag naging victim ng hate crime, I don't know. Walang kinalaman yun. They were there on a holiday. And then, para lang yung content. So, I think, at hindi lang yan. I think all the reputations, kasi, pinag mo alam yung tatay ko na madami nang mawala ang yaman. Huwag yan ang alam. So, kung sa atin yan, pag-aban ito, sa paraan, hindi ng parang na ginamit sa atin.
in the most civil way that I can imagine. So, civil kasi ito eh. Eh, yung isang tao, demonya yun eh. Si Maharlika, demonyita yun. Mga tol. Yun ay isang nagkatawang tao na isang demonyo. Ngayon, sa lahat ng mga DD-sheets dyan, magpakamatay na kayo. Ha? Eh ngayon, kung nasasaktan kayo sa sinasabi ko na magpakamatay kayo mga DD-sheets kayo, di inamin nyo sa sarili nyo DD-sheets kayo. Anak ng teteng na yan. Palibasa mga tatanga-tanga kayong mga DD-sheets kayo eh. Ngayon, ito yung sinasabi natin. Na dapat, kapag tayo po'y merong kalayaan sa pagpapahayag ng ating saloobin, eh mag-isip-isip po tayo ng tama. Hindi yung gagayahin ninyo itong mga walang hiyang tao na ito na wine-weaponize ang freedom of speech or expression para lamang po makapanira ng ibang tao. Eh look what happened. Tingnan nyo ngayon, samot-saring kaso ang hinaharap. Karma is real. It's only a matter of time. Malalaman natin sa huli kung ano ang magiging kaparusahan nitong si Maharlika. Ha? Sooner or later, ako naniniwala ako dyan, pagbabayaran nitong si Maharlika ang lahat ng mga kawalang hiyaan at kadimonyuhan na kanyang pinagagagawa sa kasalukuyan. We have to respond on the right response. Pag binato ka ng bato, hindi pwedeng bato. We get the response na answer sa ating pagkakulitin. You do it the right way, you do it the proper way, and there is a law that is prevailing, and we are answering our vote na hindi ka tayo matatawin sa ating. Yan, magandang punto yan kay Malu. Sabi niya, baka nga yung YT ni Hitad, mawala din yun eh. Ang daming kaso ni Hitad. Alam po ninyo kung ako lang yung masusunod. Kung ako yung may kakayahan para magsampa ng kaso dito kay Maharlika. Uunahin kong gawa ng paraan na legal na maipasara ang YT at Facebook nitong si Maharlika. Kasi yun yung pinaka-tool niya eh. Para yung mga paglabag sa batas, nagagawa niya. Kung wala yung instrument na yon, ang YouTube at channel, at YouTube channel at Facebook page nitong si Maharlika, edi wala siyang masisira ang tao. Pero ganun pa man, tingnan natin kung ano yung direksyon na tatahakin ng mga kaso na ating pong pinag-usapan. Uulitin ko lamang kay Abel Bacudyo, kay Mr. Quiñones at ngayon kay Mr. Robles. Tatlong kasong defamation po yan. Danius perwisyo ang kapalit po niyan at hindi po ordinaryong halaga ang pinag-uusapan dito kung hindi milyones na dolyar. Yan po ah, ang maaaring maging parusa dito po kay Maharlika. At sana mangyari po yan para kahit paano lahat ng mga kawalang hiyaan niya, pagbayaran niya. The answer is, I don't know, you don't even know her. Nakita ko lang sa mga pag-tongin ng 4 or 2 months kasi. Na-interview na pala ako after when the results were in. Jonathan Dionisio, gusto mo nito? Gusto mo nito? Gusto mong... Kaya ka nagsusumikap na pikunin ako? Kulang pa ng 95,000 pesos ito. Pero hindi, pambayad po natin ito. May mga munting negosyo po tayo na pinapaikot at dapat kumita tayo pa kahit paano. Pero huwag ka nang mangarap na pikunin si Top 1 kasi hindi ka magtatagumpay. Mga DD sheets, magpakamatay na kayong lahat ha. Hit-town center. So I really don't know. But I really don't know. So I don't know her. She doesn't have any evidence, any factual basis for her statements. So you know, let's see her do the jury trial for I want to hear her side. I want to know why is she doing that? So much violence. I don't want to do for and if you talk about my performance. She should just read, you know, our performance and it is that I heard. Malayo-layo sa katotohanan ng allegations niya.
So I really don't know. Kaya, let's see, I want you to in fact, this is a very good chance for her to prove what she's saying. I think she would also benefit from this. Eh malamang tataguan lang ng tataguan ni Maharlika yan. Sana yan sa nagtatago sa kanyang mga pagkakasala eh. 'Di ba? Naalala ninyo hanggang ngayon hindi pa sinesettle ni Maharlika yung pagkakautang niya na more or less $11,000 sa isang credit company diyan sa Los Angeles, California. Ganoon kabalahura itong si Maharlika. Samantala kung tutuusin, kung maayos na tao yan, kayang-kaya niya naman bayaran 'yon kasi kung hindi tayo nagkakamali, hindi po bababa sa 500,000 pesos ang kinikita nitong si Maharlika sa isang buwan sa kanyang Facebook at YouTube channel. Pero dahil nga balahura ang tao na ito, kahit kumikita, ayaw pong bayaran yung kanyang obligasyon na ginamit niya naman. Yan ay hindi chismis. Hanggang ngayon, makikita po ninyo yan sa internet at nakalagay po doon na hanggang ngayon pending pa rin po yung claims ng credit company na yon kay Maharlika, pero tinataguan nitong si Maharlika. Palibasa kasi, wala namang pagkakakulong, kaya ganun na lamang kakapal ang pagmumuka. Pero tingnan natin, hopefully, sooner or later, lahat ng mga ari-arian nitong si Maharlika, mauwi sa pagbabayad niya sa kawalang hiyaan na ginawa niya sa publiko, partikular sa mga individual na binanggit po natin. Bago sa alas po, Misha Rich, pwede ba malaman namin kung ano na po yung negatibong epekto kung pagpala po yung account, especially na bang kitin yung nakatay ka natin sa Well, I will not wait for things to happen and to keep my family safe, no? Some issues to go on away. Pero I think, paano doon na natin sa nakakakilala sa atin, paano na tayong problema, no? Actually, sila ang mas marami sa mga sinasabi. Pero doon naman sa hindi nakakakilala, kawawa naman ng pamilya ko, no? I-accuse mo lang basta-basta. She is accusing me of murder or planning to commit murder. Hindi mo nang fair. Dahil lang nasa inyo sa ko. Yun lang ang America because I am there. And no other thing. Anyways, no? Napanood yun naman siguro kung ano po yung mga sinambit diyan nitong si Mr. Romel Robles. Ang punto lang natin dito, hindi po mawawala ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan, dapat manaig sa lahat ng pagkakataon. At ang katotohanan, walang iba kung hindi yung kasinungalingan sa pagkataon itong si Maharlika. Ang mga sinasabi ni Maharlika ay pawang mga kasinungalingan at sana pagbayaran niya po yan sa hinaharap. Pero uulitin ko lamang, ang mga didisits, magpakamatay na kayong lahat ha, kasi wala kayong mga kwentang tao, mga didisits. Ngayon, kung nasasaktan kayo, nanonood kayo rito at DD-sheets kayo, DD-sheet talaga kayo. Ganun lang kasimple yun. Kung DDS naman kayo, sana ipagpatuloy nyo lamang yung pagsuporta ninyo at katangahan ninyo. Bahala kayo sa buhay ninyo, mga DDS. Sa lahat ng mga DD-sheets, magpakamatay na kayo. Hanggang dito na lamang, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now, mga tol.